pasok ko, umiikot ako, naghahanap ako ng panghaplate. Pumasok naman dyan. Malaki, yung buntot niya, ganito na halos kalaki. So ayan mga tol, magandang umaga sa inyo. Nakikita niyo po yung nakabike na yan, sinusundan po natin. So meron kasing isang matanda na lumapit sa kanya, papahuli po ng cobra. Dahil alam na kilala namin yan, si Kuya Marlon. So wala daw pambayad yung matanda, kaya nahihiya magsabi sa amin yan. Mga tol, wala naman pambayad magpahuli sa amin. Huwag po kayong mahihiya. As long as may cobra talaga, huwag na. Pag nahulog tayo dito. Dito po tayo ngayon sa ginagawang TR4. So sa mga gantong activities, isa to sa dahilan kung bakit nabubulabog po yung mga cobra. So kaya nagkakalat sila at kung saan po napupunta. Ngayon po, ang tag po dyan ay destruction of habitat. Gagawin po yan ng kalsada or highway. Kung bundok ito eh, lupang bundok. So ayun mga tol, magandang umaga sa inyo. So pasamahan tayo ni Kuya Marlon, yung kasama natin kung saan nagpapahuli ng cobra. Hugas muna tayo na paa. Matapos ang maputik na labanan, maghugas tayo ng paa dito sa marinis na ilog. Ayan sila, Kuya Marlon. Sige po. Ito na yata tayo mga tol. Ito na, may tao. Kala ko eh. Ano ko? Hindi kayo darating. Ikaw yung sa vlog.
Ayan. Napapanood kita lagi. Sino ba yung prince? Si Utol. Ay, matangkad. Ano? Pinainan ko na nga ng daga eh. Pumasok dyan. Oo. So, ayan. Tapos, ano yung mga butas-butas pa nga rito eh. Ang laki! Kurtong! Dilaw! Ano pa? Meron din yung butas. Nasaan nga yung taktak? Natakpan. Yung, hindi naman ako mismo ha, yung mga forest guard namin. Nakita daw nila sa loob ng helicopter na naglalabasan na yung cobra. Paano ba nagmula yan, kuya? Dadalhin sana sa ano? Oo, kasi mayroong lugar sa Banahaw na hindi pwedeng punta ng tao. Talagang nila. Tapos, doon nila, ang patulong man lang sa pamilya. Di ba, ang galing, katulong naman natin yan sa patay ng daga, mga tao. Opo. Eh, nakita nila doon sa loob ng helicopter. Nakakalabas na yung iba. Lumabas ko sa kahon. Kaya lang anong huhulihin pa nyo. Hindi naman sila sanay na katulad natin. Ayun, pinabayaan na lang nila. At yung iba, pati kahon, itinulak na. In short mga tol, sila po eh mga yung mga cobra pala na yan i-release sa bundok Banahaw. So yung nagdadala daw po nung mga cobra ay hindi nila namalayan na bukas na po yung lagayan ng cobra na kahon at naglalaglaga na mula sa helicopter papunta sa kung saan-sang lugar na kuya. So yun, marami daw po yun. Maliliit pa lang daw yun nung nirelease doon para sana makatulong para maubos yung mga daga. So ayun po pala yung alamat ng cobra. Oh, hindi ko lang alam kung yun ay yung ganyang klase, yung king cobra, yung basta. Patay na rin yung kasama kong nagkwento sa akin. Retired ano po kayo, sir? Ha? Retired ano po? Napukur employee ako. Sa pati ko na rin pati. Geothermal power plant ng Makman. Yan guys, umpisa na natin. Kala ko, boy ka. Alam mo na. Kaya dito. Susunod dito kaya mas maaniwala. Yung palang, gusto mo? Yung speed daw, tsaka yung aming asada. Yan. So kasama natin si Kuya Marlon, uukay natin yung cobra na nakita ni tatay. Para po siya eh, maging ano na, maanong taon. Wala na yung takot niya. Kabado na. Dito po kasi pumasok mga tol yung cobra. Sana nandito pa. Hindi na nalayo dito. Ang daming daga maliyay. Magkape muna.
habang inuukay namin. Pinabot lang, ginagapata siya. Habang inuukay, ito mo. Marlon. Ha? Ito ang mag-video. Siya mabuwal yung aking katay sa kaya. Yun laang. Wala nang bus dito. Balita mo rin yung kwentong yun. Oh, ayun nga yung alamat ng kongre. Kaya sa iyo ang butas, meron pa rin. Maulog. Hindi natin alam kung nandito pa ayon kay Kuya, may mga tama na yung cobra, may mga sundot na siya. So, posibleng na trauma na po yun. Ayun. Pinumakan ba ganun niya? Oo. Pagkasundot mo daw eh. Ano ka? Ngayon ang hihigot mo daw. Alamigin lang ako. Alamig na ha? Kanina pa yung... Yung nakita po yung cobra dito eh hindi na po natin nahanap. So hinukay na po natin. Ayan, tagus-tagusan na po yan itong punong to. Sa ilalim na to. Kuya mo. Noel ni Kuya Marlon. Pero hindi natin nakita. So may nakita pa daw silang isang cobra doon. Ito natin mama. May nakita pa daw silang isang cobra. Yun, sa may tubig doon. Alright, kumain na lang. Tayong sugar cane. Sarap po. Ang tubo sa Tagalog. Kano ano niyo yung Kuya Marlon? Sina? Ayan. Tatay-tatayang ko.
Parang simula nang mamatay yung aking ama, yan ang papangaral lagi sa akin. Wala nang iba. Siya, malaki. Yan, so mga tol, may nakita po tayo dito, ditong isa. May tayo. Saan? Yan ang buntot. Oh, yan dadag. Yan butas. May butas doon? Kuya mga yung ano? Ito, matatanggal to. Madali, madali tanggalin yan. May butas doon? Oo, kasi sabi nga na... Ay, papapasok. Ha? Oo, basa ka na. Ano? Matatanggal to. Siguro na bulabog siya. Yung mga tol, oh. Kita na. Ayun, nasa ilalim. Matatanggal. Marlon! Tawag mo si Kuya Marlon, nandito. Marlon, halika! Yun, so mga tol, may nakita po tayo ditong cobra sa ilalim. Ha? Siguro, direct yan. Tingnan mo. Pilipin mo. Pilipin lang ito. Hindi, kaya lang, wala pa yung clip. Narin yun, ha? Oh, yun lang, laki. May butas na sa ilalim? Ito, dito. Hawakan mo sa akin, ha? Bakit kaya nandito siya sa basa? Tama nga sabi niya, malaki nga. Kung nagpapalit siya ng ano eh, siguro dire-diretso yung butas na yun. Hindi nga, yun din nga nakita. Yun, no? Yung parang mariyaw. Galing niya yung ito, ha? Kaya sabi ko din na nakita. Tanggalin natin ito. Hindi, okay, tanggalin nyo nga. Kaya nyo tanggalin. Maglabs kayo. Tak-tak. Sweet. Angatin mo. So, ayan mga tol. Hindi natin alam kung bakit nandito po sa tubig yung cobra. So, aalamin po natin yan. Nariyan pa. Abidyo. Sige, okay, tuwangan niyo ako. Magandang yun eh. Ay ano, naka-double ano. Double wool pala eh. Hey, tali. Ayun, nasi nga. Ayan na. Papalit balat, kaya pala. So yun mga tol, alam na natin kung bakit pumupunta siya sa tubig. Kasi nga po siya ay magpapalit balat. Ano, isip ko pa? Wala rin may? Mag-isip ko rin. Ayun, magpapalit balat siya. Hindi mo kami sugat. Tignan natin. Ay, oh, may mga sugat. Malambot yung balat niya. Guys. Ayun, naka-ano sa'yo. So, mga cobra, mga tol, ay napunta po sa tubig or nagbababad. Mainit. Pag sila ay magpapalit balat or iinom. So masakit po kasi yung katawan nila. Wala na. Masakit po kasi yung katawan nila kapag nagbalat sila ng ano. So yung mga tol, yung mga cobra, bago po yung magpalit balat, nagbababad po muna yan. Para po matanggal po ng maayos yung ano ng balat. Stress. Ma'am, yun na nga. Okay. Positive kuya, may mga sugat. Baka di yan, nasa ano? Masaksak ko siya sa ano eh. Sa bandang ano. Wala, di yan yan. Malambot. Pagkukuhan. Malambot po kasi yung ano nila kapag magpapalit balat. Yun na nga. Siguro kasi sa pinta. Uy, sala naman ang budyo ninyo. Ito ang nakikita ko eh. Oh. Yan
nga, 4 feet. Papalit balat. Kaya nasa tubig. So, malambot yan yung balat nila. Malambot yan kapag basa sila. Okay. Dito yun, marami dito ano eh. Mga plastic-plastic dati, oh, tsaka mga sako. Hmm. Tapos, namamahinga yan dyan. Gali ako labas. Pasok ko, umiikot ako, naghahanap ako ng panghaplit. Pumasok naman dyan. Malaki, yung buntot niya, ganito na halos kalaki. Yung buntot niya, tapos katawan niya, ganito. Oh, hindi ko naman masabi kita takot yung malaki. At baka matakot. So dito nyo nakita? Oo, tapos nung dumating nga si tata ko, pinatabunan ako yung lunga na yun. Hindi naman natin. Doon ko nakita, yung pumasok eh. May naman pwede natin hukayin yan, no? Hukayin kaya natin. Pero ngayon nakita ko dun siguro eh. Mas malaki yun dun sa na... Kung hindi ka tinatamad eh. Okay lang ba sa'yo, Tay? Oo. Silipin natin yan. Mas malaki yun. Kaya nga daw, parang maliit ang ano. Ano na eh? Jay, bigyan mo ako. Ano na yung kuko niya? Mahaba na yung kuko. Mukhain ko. Sa buntot. Ah. Titignan lang natin to pag ano, sisilipin natin ang plastic. Lalo hindi pupuntang misis ko ito. Yun, may butas nga ako. Dyan pumasok, sa butas na yan. Flashlight ko. Wala, malabo na yung flashlight mo. Pakuha nyo nga yun. Ayan guys, may butas pa rin dito. Check. Ayan yung pinatabunan kong butas eh. Kaya lang lang ito tinabunan, matagal na. Kita na ko no. Okay, lumapit-lapit pa yung paa mo. Lapit-lapit pa. Konting-konti na lang. May nakababa ang paa ko doon ako naglalabay. Okay, yung lalabay niya yun. So yun mga tol, tatatapos na po ang ating mission dito. So nakuha na po natin yung isang cobra. Yan, Kuya Marlon, anong masasabi nyo? Wala akong masasabi kundi malaking salamat sa mga huli ng cobra, sa lahat ng mga katim niya, at saka nabawasan ang kuha ng aking tatay ko na ang pangamba. Salamat sa inyo, sa mga kamag-anak ko dyan, mga nasa bukid. Message lang kayo, pag may problema kayo sa cobra, ahas, basta madali lang sila papuntahin sa lugar kasi yan talaga ang kanilang trabaho dito. Shout out sa aking mga kamag-anak diyan sa Danglayan, sa Gisgis, sa Quezon. Nakahuli kami ng isa. Laki. Yan, shout out niyo. Shout out yung aking asawa. Na medyo sexy. Yeah. So yan lang mga tol, pag may mga problema kayo sa ahas, kontakin lang po kami sa aming page. Kami po ay walang bayad. Pero kung may bibigay kayo, maraming salamat. Pero kung walang-wala naman po, ay okay lang po. Ang mahalaga po ay maalis natin yung ahas sa inyong lugar. Lumawit po tayo sa barangay. Kung wala po tayong service sa barangay patrol, yan po sa inyong kapitan, para po masundo po kami dito. Yun lamang po at maraming salamat and God bless.